Narinig niyo na siguro ang mga gawa niyang tugma tungkol sa esophagus at pantog. Viral ngayon ang all-purpose queen na si Queen Yasmin. Yan ay matapos siyang i-challenge, gumawa ng tula mula sa mga random na bagay. Pero dapat alam nyo, noon pa man, may ganitong libangan na rin ang mga ninuno natin. Makabuluhang diskusyon o debate na patula. Yan po ang tinatawag nating balagtasan. At ngayong gabi, ako po magsisilbing lakandiwa. Lakandiwa ang tawag dun sa referee. Sa pagitan ni Queen Yasmin at siyempre ang pabato ng dapat alam mo na si Susan. Susan, ready ka na bang makatapat si Queen Yasmin? Abay, titingnan natin kung kaya natin tapatan si Queen Yasmin. Alam mo namang hasang-hasa si Queen Yasmin dyan, di ba? Viral ng mga poetry. Ikaw, Queen. Ready na. Ang batik ang si Susan Enriquez sa makakatapat mo ngayon. Handa ka na ba? Handa na. Sigurado ka, ha? Yes. Okay. Ako po ang inyong, ulitin natin, lakandiwa ang tawag sa referee. Lakandiwa, lakandula. Lakandula, lakandiwa. Lakambini. Iba, puro dati mga lakan eh, di ba? Ngayong araw, pagiging makata ang labanan sa loob ng 30 seconds, kailangan nyo mag-impromptu spoken poetry tungkol sa mga bagay na mapipili ko mula sa mga kahon. Ang unang bagay na gagamitin ninyong inspirasyon sa tula, ito na. Nako! Ha! Simple pwede na to. Pwede ba yan? Ano yan? Bato. Bato. Yan. Okay, una ka na humili, Queen. Bato. Bato sa langit. Hindi pala. Hindi, si Queen muna. Hindi, sabi ko. Si Queen. Okay, go! Bato. Nung unang panahon, yung hindi pa uso yung mga lutuan sa loob ng tahanan, ang ginagamit na pangluto ay bato habang kinakaskas mo yung bato pang luto. Kasi kung walang bato, paano ka kakain sa pang-araw-araw mo? Yan. Siyempre, kapag walang bato, wala ka nang kakainin. Okay. And I thank you. Ayan. Malalim yun. Hello, Susan. It's your moment to shine. Ikaw naman. Pwede mag-report na lang? Bato. Hindi. Malalim yung kay Queen Yasmin. Ha? Go. Bato. Subo ni Darna. Bato, nakukuha sa ilog pero nagagamit din sa pang-araw-araw na gamit sa ating mga bahay, di ba? Pwede sa garden, pwede sa ating mga hardin upang ang ating mga halaman ay magmukhang ating naaalagaan. Ang bato, simbolo ng ating kalikasan, kaya't dapat ating inaalagaan. Galing! Ang husay! Excited ako susunod. Excited ka! Ito naman, ito. Next item tayo! Galing! Ano ba yan? Ha, ito, maganda to. Itlog. Queen Yasmin, ikaw una. Go! Itlog. Habang yung mga kinakain mo pagagising mo sa umaga, ay ito yung kinakain mo sa hapagkainan. Siyempre, ito yung inuuna mong kinakain. Samantalang, yung mga alin nga ba yung nauuna? Itlog or manok. Siyempre, yung manok muna yung mauuna. Manok. Ang itlog, yung manok, mangingitlog. Mangingitlog. Habang kakainin mo siya. And I thank you. Yan. May naisa lang kong sabihin sa itlog. Kaya lang, baka censored, huwag na lamang. Ikaw na, isang. Okay. O naman, itlog. Itlog, paboritong handa sa ating agahan upang kainin ng mga mag-aaral na pupunta sa paaralan. Ihain man ito araw-araw sa ating hapagkainan, sabi ng ating mga magulang, maganda sa ating kalusugan para ang ating isip ay tumalino at mapakinabangan pagdating ng araw. Ang itlog. Galing! Alam mo, Susan, may talent ka pala sa spoken poetry, ha? Nakakatuwa. Excited ako susunod. Ito naman. Ha! Maganda to! Kwek-kwek! Queen, ko muna. Kwek-kwek! Ang mga kabataan ay dumadayo sa mga street foods kasi ito yung mga murang putahe. Kasi yung mga binibili natin sa mga junk foods at sa mga grocery, nagmamahalan na yung mga bilihin. Pero ito,
murang-mura na ay patok pa sa masang mga Pilipino natin. At dinadayo, pagkatapos mong mag-aral, ito yung una mong dadayuhin, street foods. Mura na sold pa sa budgets mo. And I thank you. Yan! O Susan, kwek-kwek! Kwek-kwek! Oh. Kwek-kwek-kwek-kwek, murang pamirienda, sabi ng aking mga kasama. Kapag break time na, punta na sa kalsada. Ando na si Kuya, nakahalera na ang kanyang mga kwek-kwek, pati na mga panimpla. Sa murang presyo, ang iyong merienda, tiyak na talaga namang kayang-kaya. And I thank you. Mating din ka, Susan. Queen, may katapat ka na, ha? Galing, galing. Sa totoo lang, bilib ako sa'yo, Susan. May talent ka pala sa ano, spoken word. At dahil talaga namang napaka-witty ang inyong pagtula, winner ang talento ninyong dalawa, we have a tie. Thank okay. you, Queen Yasmin. At Queen Yasmin, magmula ngayon na isa ka na raw sa permanent newscaster dito sa Dapat Alam Mo. Yan. Maraming maraming salamat. Dapat Alam Mo. Maraming maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa amin, Queen Yasmin. Thank you very much. Thank you, Mo. Thank you. Thank you, Queen Yasmin. I thank you. Aray, thank you. Yan, eto na kung sayawan ang pag-